pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Narito pa rin tayo sa Siganid Hatchery. Maliban nga sa Siganid, meron tayong makikitang red tilapia sa hatchery na ito. Kilala natin ang mga tilapia na namumuhay sa tabak. Pero ang BFAR sa ngayon ay may ginagawang research kung saan sinama nila ang mga red tilapia sa tubig alat. Alamin natin kay Kuya Marvin Aquino paano ba ito naging posible. So good afternoon po sa ating lahat. So, this is a red tilapia species of BFAR Artmatic. So kung makikita po ninyo, why red tilapia? Usually, this is a crossbreed of two different species of tilapia. So we have the Oreochromis medoticus and then the Oreochromis sapicus. So basically, pag makikita po natin sila, inisip po natin na sila ay mga like koi carp or other species. So but here, makikita po natin kapag during spawning o pag nanganganak na or swollen na po yung red tilapia, makikita po natin sila is nagiging reddish po sila or pinkish. So, kaya po sila tinawag na red tilapia. So, to identify the sex of the red tilapia, usually, makikita po natin to sa ventral side po ng, or ventral part po ng red tilapia, which is yung urogenital po nila. Doon sa may pinaka-part po ng pelvic fins. So, makikita po natin doon may mga openings. So, kapag tatlo po yung nakikita po natin, usually, babae po yung isda. So meron po siyang anal and then urinary part and then the yung urogenital po niya. And then kapag kadalawa naman po na combination of urogenital opening and then the anal, yun po yung natawag po natin lalaki o yung male red tilapia. So yung doon po natin sila makikita. Kapag magkaka-actual ano po tayo, sexing po ang tawag. So based po sa fecundity o kung ilang dami po yung nailalabas po na eggs, is usually umabot po ng 800 to 1,000 eggs ang ma-produce po ng isang baba based po doon sa biomass or body weight of the female red tilapia. So ganun po kadami ang nai-release po na eggs ng mga red tilapia. And after releasing the eggs, doon po yung imamoutbrood po ng female yung egg para doon po niya i-hatch sa bunganga po ng female. And then after that, doon po niya i-release sa mismong environment. So tutor ko po kayo sa hatchery kung saan meron po kami breeders and then fingerlings from nursery to sa ongoing po na experiment po namin. So this is a DA bar funded project and we usually produce fingerlings, saline acclimated and freshwater fingerlings. So ito po yung mga breeders po namin na red tilapia. So from this stage, so kinokollect po namin po yung mga fry. So spontaneous po yung pag-spawn po nila dito, but basically meron po tayong tinatawag na artificial incubation system, pero ang pinapractice po namin is kinokollect po namin yung mga fry dito using that sa pipe po namin. Doon dito po namin sila dinidrain. And then, after that, pinokolekta po namin yung fry for nursery period. So, it usually takes a month para maging fingerlings po yung fry po namin na nakolekta. So, from that stage po, dinidisperse po namin yung mga nakolekta po namin na fry and fingerlings sa mga beneficiaries po natin.
But this time, meron po kaming ongoing na experiment. So we are on the third trial of this experiment. And hopefully na maging successful po itong project na to. So yun po yung pinaka main objective ng project na po ito. So, and then after that, of course, magkakaroon po ng techno demo ang project na po ito sa mga recipients po natin o sa mga beneficiaries po natin. Mga bagong kaalaman nga tungkol sa Red Tilapia ang binahagi sa atin ni Kuya Marvin Aquino. Ngayon naman, balikan natin ang isang linggo na pag-aaral natin tungkol sa Siganid Hatchery dito sa Before Alaminos. Ang istasyon na ito ay tinatawag na Regional Mariculture Technology Demonstration ng Before Region 1. Ito ang isa sa pinakamalaking production facility ng Before. Dito, isinasagawa natin ang breeding and hatchery activities. No? So this is 1.7 hectare in area at napapaloob po dito ang tatlong hatchery na fully established and operational na. Nagsisilbi ang istasyon na ito for technology demonstration at saka refinement din ng mga aquaculture technologies nang sa ganon, matugunan natin ang mga pangangailangan ng ating mga kliyente. So sino-sino yung ating mga kliyente? So lahat po ng sektor ng fisher folks natin. So ito yung kinocover from production up to the processing sector. So lahat dyan. Nagkikater din tayo ng mga pangangailangan ng mga estudyante. So, kung mga scientist na pumupunta dito, magkakandak ng research, kasama din po yan sa ating mga ginagawa po dito. Or services, ganun din ang pagkandak ng mga meetings, conferences. So, venue din ito ng mga ganung gawain. So, dito, kailangan po natin, kung tayo ay nasa breeding and hatchery activities, kagaya sa nabanggit kanina, kailangan natin ang malinis na tubig, which is we call the blood of our operation, at saka yung natural food, which is the heart of the operation. Ito yung natural food laboratory kung saan pinapadami natin ang mga pagkain, likas na pagkain ng mga isda and other aquatic organisms. Na dito sa Regional Mariculture Technology Demonstration or RMATDEC, sinasabi natin mga high-valued species. So sila yung medyo mahirap alagaan, but because of the advances in science and technology, product ng research, na-develop natin kung ang mga teknolohiya, kung paano sila paanakin under controlled conditions, ganun din kung paano alagaan ang mga ito hanggang sa tayo ay makaproduce ng mga seed stocks or mga fingerlings na siyang ibibigay natin sa ating mga clients or ating mga fisher folk. So ang isang bahagi naman ay ginagamit natin for dispersal activities kung saan ang mga marine protected areas natin ay tinutulungan natin na maka-recover sa mga wild stocks na nawawala na sa natural environment. Mm-hmm. So yung mga marine protected areas together with our local government units, we are working with them para matulungan na ma-re-establish or ma-repopulate natin, ma-rehab yung ano ang meron sa kalikasan. Ma'am, galing dito, di ba, 4 days dito. But ilang araw bago umabot sa ganito? 4 days, 4 days din. Ah, 4 days, 4 days lang. Mm-hmm. Ang sistema nyo ay? Ang sistema na every 4 days, sabay-sabayan sila na lalabas. So kung magpapalabas ka ng culture dito, ito, pupunta siya doon. Kada 4 na araw. Tapos yung mga cultures doon, pupunta sa labas. Yung mga cultures sa labas, sa malalaking tangke, after 4 days, ibibigay siya sa rotifer tanks or sa rotifer production area. Tapos, yung rotifer naman, ang harvesting niya, ipapakain sa mga larvae. Kaya, synchronized dapat.
na natin yung mga bagay na simple lang pero malaki ang impact kapag nagkakamali ka, lalo na sa contamination. So, itong mga gamit na ito, para lang siya specifically sa diatom. So, ito balloon stick lang, ordinaryo. So, ngayon ay ang gagawin natin, Kasendo, maglalagay tayo dito, tama ba? Apo. Nung galing sa laboratory. Apo. Sa secondary culture po ng green algae, galing po ito sa laboratory, tapos dito na po i-scale up, tapos i-scale up ulit natin doon sa mga tanks na concrete. Kaya bubuhatin po natin doon, ito ang start natin po doon. Ito na po ay maglalagay na po tayo ng starter niya. Bubuhos na tayo kasi. Malakas to. Ah, pag nagbuhos, kailangan i-alog pa ilalim. Kasi baka maiwan yung nasa ilalim. Ito ba kayang gawin na isang tao lang? Opo, kaya naman po. Gusto niyo lang magkasama kayo? Ito po ay rotifer po na starter po para sa mass culture po ng rotifer. Eh, yung rotifer po ay pangpakain po sa larvae ng sigalit. Okay, itong rotifer, kailangan lagyan ng algae? Opo, kailangan po pakainin na. Tapos yung rotifer, pagka dumami, yun ang papakain po sa isda, sa larvae. Oh. Ito po yung harvesting net po. Anong plankton tawag? Plankton net po. So ito yung naiiwan sa loob? Opo, yung nasa loob po. Yung po yung rotifer na po. Kuya, mga gano'ng katagal ang pag-harvest? Isang araw o hindi naman? Hindi po, mga isang oras lang po. Ah, mabilis lang. Itong tatlong tangka ko na nandito is yung ginagamit po namin na stocking area ng mga rotifer na pinapasa po sa amin ni Aladdin. So, dito namin nilalagay yung rotifers, tapos i-enrich po namin siya ng IG na galing din po sa laboratory. So, yun po is para po mapataas pa natin yung nutrient content niya, especially yung fats, before natin ipakain po sa mga larvae natin. Thank you.
is yung Siganus gutatus ko or yung yellow spotted po natin. So ito po yung itsura ng breeders po natin. Ito po yung babae, which is bulging po yung abdomen niya kapag pinipili na po natin sila para i-pair. And ito naman po, makikita nyo po, yung male po natin na breeder, meron po, kapag prenest po natin slightly yung abdomen, meron pong lumalabas na milk. Or yung also, may artemia din po kami na binibigay. So ang ano lang po namin dito ma'am is production po ng juveniles natin, yeah. Para po ibigay sa fisher po, either po alaga nila sa fish pond or sa fish cages po. From day 44. Day 44. Ito po mag-start po ulit sila na day 0. So yung culture po nila dito is umabot po ng 5 to 6 months before po magkaroon na po sa market. Okay. Opo, yun na po yung binibenta sa market. So, 5 to 6 months po yun nila. So, ganun siya kamahal din kasi ganun din siya katagal antayin. Ganun po siya katagal antayin. So, ibig sabihin, dapat din mag-ano yan every, as much as possible, every month or every week para at least merong harvest. Opo, ma'am. Ano po, ang natural spawning po naman nila is every month po. Okay. So, ang ginagawa po namin spawning trial is monthly po talaga. So, meron po kami monthly. So pagka ganyang pakaliit sa day 44, magkano ang selling ano? And then for how many? Is it per bulk? Ano po ito ma'am? Per piece po siya na binibenta. Pero dito po kasi yung produce natin sa hatcheries ay dito sa station ma'am. Yes. We're giving it for free sa mga beneficiaries po natin na mga fisher folk. So, lahat po ng mga registered na fisher folk natin, as long as they have their request at saka makita po natin na registered fisher folk naman yeah. po sila, it will be given free po. Ang magiging ano po niya is magsisend po sila sa atin ng report after po nung culture para makita po natin kung maganda po yung naging survival niya at magkano rin po yung naitulong natin. Parang may naitulong po ba tayo ganun sa kanila. So mga techno, yung iba po is yung mga techno demonstration set, techno demo po natin na areas yung pinagbibigyan. Yung membership, ma'am, is for free? Apo, yung fisher folk registration po is sa munisipyo po yun. Per municipality, meron po tayong ano. Yung mga nakatalaga po doon na mga municipal agriculture officer po natin and mga fisheries technician, sila po yung mag-aasikaso ng fisher folk registration po nila. Long as ano po, kung fisherman po, yung direct po na nag-isda, pwede po sila, pwede yung mga nagbibenta ng isda, yung mga may fish ponds, mga operators ng cages, and also yung mga operators natin ng bangka. May mga registrations po yan, iba-iba. Siganus gutatus is the scientific name. Okay. Siganus is singular? Ano po kasi yan po yung family ano po nila. Okay. Genus po. Genus and then species po niya is gutatus. Oh, genus. So pronounced genus. Siganus gutatus po. Siganus. Opo. Meron po kasi tayong dito sa Lingayen Gulf pa lang po meron po tayong 27 species po ng siganid. Yung siganus po. Pero ang inaalagaan pa lang po in captive at saka pinapaanak is itong gutatus at saka yung vermiculatus po. Kung napapansin niyo po sa market, dalawang klase po siya. Vermiculatus. Vermiculatus po. Vermiculatus. Ito po kasi yung dotted and yung isa po is parang buhit-buhit po. Yeah. Kung napapansin niyo po sa market, yun po yung vermiculatus. Vermiculatus. Okay. So, hopefully next year makapag-breed na rin po kami kasi may mga developers na po kami doon. So, magkaiba po kasi sila ng spawning period. Ito po, first quarter ng moon phase. Si vermiculatus naman is last quarter. So, mas maganda, mas maraming production po kung dalawa. Sa maiksing panahon ng aming paglipot sa Siganid Hatchery at Natural Food Laboratory, nakita namin ni Cassendo na hindi madali ang ginagawa nila Ma'am Antonieta at ng kanyang team sa pagpapalaganap ng natural food at pagpapaganda ng Siganid at Red Tilapia.
Kaya naman saludo ang agriya ko dyan sa dedikasyon at passion nila Ma'am Antonieta kasama ng mga bumubuo sa team na si Ganid Hatchery. Uy, tayo na mga kababayan. Agri ako dyan.